pesticide label. Ano ang kahalagahan nito? Ang labels ay mga legal documents na nagbibigay ng direksyon kung paano ito gamitin o i-apply, i-imbak at itapon matapos gamitin. Ito ay nangangahulugan na ang hindi pagsunod ng tama sa nakasaad sa label ng pesticides ay isang paglabag sa federal law. Ang label ay ang paraan ng mga manufacturers para bigyang impormasyon ang mga gumagamit tungkol sa produkto. Ano-ano ang mga impormasyong makikita sa label ng isang pesticides? Maraming mga impormasyon ang makikita sa label ng isang pesticide, ngunit ang mahalagang bagay lamang ang ating tatalakayin sa videong ito. Brand name. Ang unang makikita natin sa label ng pesticide ay ang brand name or product name. Ito ang ginagamit ng mga manufacturers upang i-advertise ang kani-kanilang mga produkto. Bagaman ang mga produktong ito ay naglalaman ng parehong active ingredients, ay nagtatagla ito ng iba't ibang pangalan. Product type. Sa ilalim ng brand name, naka-indicate or nakasaad naman dito kung ano ang kinokontrol ng isang produkto. Halimbawa nito, kung ang isang pesticide ay herbicide, insecticide, or fungicide. Ingredient statement. Nakasaad dito ang common or chemical name at ang amount of chemical ng bawat active ingredient. Gayon din naman ang total amount ng inert ingredients ng isang container. Active ingredients. Ito ang chemical o mga chemical na responsable sa pagpatay at pagkontrol ng mga peste. Isa-isang nakalista sa label ng produkto ang chemical name at ang percentage nito. Inert ingredients. Hindi required na ilista ng isa-isa ang chemical na ginamit, ngunit kinakailangang nakalagay ang kabuoang porsyento ng laman nito. Ang word na inert ay hindi nangangahulugang hindi ito nakalalason. Ang lahat ng inert ingredients ay kinakailangan pa rin ng approval ng EPA or Environmental Protection Agency bago ito isama sa isang pesticide. Ang inert ingredients ay may mahalagang papel na ginagampanan sa effectiveness and product performance ng isang pesticide. Signal words. Ito ang nagbibigay ng impormasyon kung gaano katindi ang lason sa loob ng produkto at ang panganib na dala nito sa mga tao at hayop. Danger, poison. Ito ay ang mga pesticide na may red label. Ang ganitong signal word ay nangangahulugan na ang isang pesticide ay lubhang nakalalason or extremely toxic. Ito'y lubhang delikado kapag dumikit sa alinmang bahagi ng katawan. Warning, harmful. Ito ay ang mga yellow label pesticides. Ang ganitong signal word naman ay nangangahulugan na ito ay highly toxic, delikado at nakakapinsala kapag tumama sa mata at nagko-cause ng severe skin irritation. Caution. Ito ay ang mga blue label pesticides. Ang ganitong signal word ay nangangahulugan na ito ay moderately toxic, delikado kapag ito ay nainom, dumikit sa balat o nalanghap. Nagdudulot ito ng moderate eye or skin irritation. Green label pesticides. Ang green label pesticide ay walang signal word, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito nakalalason. Ito ay slightly toxic at delikado pa rin kung dumikit sa balat, nainom at nalanghap. Nagdudulot ito ng slight eye or skin irritation. Ano-ano pa ang ibang mahalagang impormasyon na makikita sa label ng pesticide? First aid or statement of practical treatment. Makikita dito ang mga detalye kung ano ang nararapat gawin kapag ang isang tao ay aksidenteng nalason ng pamatay peste. Direction for use. Ito ang isa sa pinakamahalagang dapat tingnan ng mga gumagamit sa label ng produkto bago ito gamitin. Nakasaad dito kung paano ang wastong paggamit ng produkto at ang mga pesteng kinokontrol nito. Nakasalalay rin sa tamang paggamit o application ang magandang resulta na hindi naaapektuhan ang ating kalusugan maging ang ating kalikasan. Mag-ingat sa paggamit ng pesticide. Basahin at sundin ang nakasaad sa label bago ito gamitin.